7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Paps Jereya, alam mo mataas ang respeto ko sa'yo. Hinahangaan kita. Kasi bukod sa ikaw yung winner namin, ay naisip mo pang tumulong sa batang may karamdaman. Saludo ako sa'yo pagdating dyan, sa bagay na yan. Pero dun sa ginawa mo na pag-iinarte. Sorry ah, sorry sa words na ginamit ko. Pag-iinarte mo sa video. Hindi naging okay sa akin yun. Alam mo kung bakit? Unang-una sa lahat, Paps Jereya, mali ang iyong ginawang hakbang. Dahil sa kabila ng ginawa mo, ay may taong mahuhusgahan ng mga taong mga hilaw ang pag-iisip. Paps Jereya, unang-una sa lahat, ulit. Pag gagawa ka po ng video at iiyak ka, humarap ka sa camera at tumingin ka sa mga manunood sa'yo para naman makita namin na sincere yung mga pinagsasasabi mo at pag-iiyak mo. Parang ganito. Ayan, tumingin ka. Mata sa mata. Ayan o. Ganyan. Naduduling ako. Ayan. Ganon. Kahit pa sabihin mo na wala kang masama na sinasabi tungkol kay Boss FLM dun sa video mo, eh kanino mo ba kukunin yung premium mo na 30K? Nasaan ang utak mo, Paps? Ang galing mong mag-isip ng lyrics ng kanta. Pero simpleng issue, di mo naisip ang kalalabasan. Lumalabas na sila yung masama dahil sa title mo pa lang na hindi mo na makukuha ang 30K mo na premyo. Wala namang sinasabi sa'yo na hindi mo makukuha. Ang sinasabi ni Boss FLM sa'yo, ikaw mismo ang gusto niyang kumuha dahil yun ang kanyang rules. At dahil hindi naman niya alam na nasa ibang bansa ka pala. Eh sa totoo lang, para lang naman talaga sa mga local yon, ibig sabihin, para lang sa mga nasa Pinas. Ayun, nalaman ni Boss FLM na nasa ibang bansa ka pala. Dahil nga nagkausap kayo sa video call. Diba? Kasi gusto mo siyang ma-video call. Nakiusap ka diba na after lockdown mo kukunin. Pinagbigyan ka na kahit ang rules, Monday to Friday lang pwede kunin. At kung hindi makukuha, wala na. Forfeited na diba? Sa lahat ng competition, may ganong rules. Nag-chat ka sa GC natin nang saloobin mo na mahihirapan ka makauwi. Naiintindihan namin yon kasi lockdown. Yun ang una mong dahilan. Kaya nga after lockdown mo kukunin. Tapos may panibago kang dahilan na wala kang pambili ng ticket. Paps, nasa GC ka nun. Hindi agad mababasa ang chat mo lalo na ni Boss FLM. Kaya sana naghintay ka pa ng konting oras para mapag-usapan yung mga hinaing mo. Oo, nandun na tayo. Kailangan na ng tulong ng bata kaya minamadali mo na. Pero Paps, mali pa din ang ginawa mo na mag-upload ng video at sasabihin mo na hindi mo makukuha. Sa tingin mo ba, ipagdadamot sa'yo ni Boss FLM yung 30K na yon? Alam mo ba na iniingatan niya lang na mapunta sa ibang kamay dahil pinaghirapan mo yun? Sinasabi mo na hindi mo na makukuha, yan ba ang may concern sa bata na gusto mo matulungan? Ikaw mismo ang nagsabi na hindi mo na kukunin, hindi ka na maghahabol. At pinagyayabang mo pa na maghahati-hati kayo ng mga kasama mong OFW para sa pampagamot ng bata. Ipambili nga ng ticket, sinasabi mong wala ka? Anong kakupalan yan? Busy nga po pala ng sigaw lihiti mo. Tol Jereya, napansin ko mali yung ginawa mo. Grabe, sobrang mali sinira mo sa Sir FLM. Obvious na ginawa mo to para sa subscriber tsaka sa viewers. Alam mo maraming basher si Sir FLM. Alam mo na maraming makikisaw-saw. May usapan tayo sa GC. Diba? Sinimpatsyampa kita. Dahil para sa bata. Kung tutuusin kami, sigaw liti mo second place. Pwede namin ilaban yun. Pero hindi na namin ginawa. Kahit una ka nag-upload ng 10 days sa amin. Kasi nga, dahilan mo para sa bata. Mapupunta sa bata yung pera. Pero ngayon, maling-mali. Sinira mo si Sir, napakabait na tao. Sinira mo. Hawak ko yung pera niya hanggang ngayon, oh. Ayoko ngang gastusin. Kung pwede nga lang hindi gastusin yung napanalunan namin kay Sir FLM, hindi ko gagastusin. Pero ikaw, tol, halatang para sa viewers,
para sa subscriber, para simpatsahan ka ng mga basher ni sir yung ginawa mo. Maling-mali, advice ko sa'yo, tol, bawihin mo yung sinabi mo. Kasi ikaw ang magigisa sa sarili mo, mantika. Masisira ka. Sige, tol. Pasensya na, pero mali ka talaga. Magandang tanghali nga pala sa lahat. Ako nga pala si Kiko Alpabeto, yung sumali sa rap-tarap ni Francisco Leo Marcos na chairman's choice, yung natanggap kong premyo. Sa lahat ang papatunay na legit ko yung parap niya na ginawa, tsaka yung premyo ko po, bali 5,000 ang ginawa niya, po 10,000. Kaya nagpapasalamat po sa kanya. Tsaka yung masasabi ko lang bilang komento sa ginawa ni Jirea, yung ano, dapat tol, inisip muna yung ginawa mo, tol, hindi kagad yung bumant ka kagad ng biglang ganun. Nakakaya sa tao, pre. Tsaka dapat na respeto muna natin. Pinag-isipan, hindi na mas mamyamatan na makakausap mo. Tsaka yung pinabibigay mo sa may sakit, kayang gawin yun, tol. Pero yun yan yung pagkakamali mo, nag-agad ka kagad ng ganung sistema o hakbang. Dapat talaga pinag-isipan mo, tol, tsaka nakakaya kay sir. Buti nga, tol, may ganyang tao na nagpalaro sa atin, tsaka parehas at patas yung labanan, tol. Dapat inayos muna o pinag-isipan bago ginawa yun. Hila yung masasabi ko, shoutout sa lahat ng tropa dyan, sa lahat ng rapper sa Pilipinas. Thank you sa inyo. Magandang tanghali. Represent Kiko Alpabeto. Yo, Delikado, uno nga pala muli, gusto kong magpasalamat kay Boss FLM dahil nauwan na namin yung premyo namin. Dahil pasok ang Brown Squad sa top 5 dun sa mga rapper na gumawa ng kanta para sa kanya. Mensahe ko naman kay J. Raya, tol, wrong move yung ginawa mo. Kahit na kababayan kita, taga-Bataan din ako, kaso mali yung ginawa mo eh. Ang nangyari, parang siniraan mo si Boss FLM dun sa in-upload mo na video. Umiiyak ka, tapos kino-unclude mo na hindi mo na makukuha yung premyo mo. Eh, ang totoo pala, nagkausap kayo ni Idol FLM sa video call na pinagbigyan ka na after lockdown makukuha mo. Eh, ang problema, bigla ka na lang nag-upload na ganun, na sinasabi mo sa video mo, hindi mo na makukuha. Ganito lang yan eh, kahit sa raffle, kapag nabunot ka or nanalo ka, bibilangan ka, di ba? Bilangan ka lang ng 5 eh. Tapos pag wala ka, wala yung presence mo. Syempre, hindi mo na makukuha. Ganun din sa contest natin, parang gusto lang ni Boss FLM, sure na sa'yo mapupunta yung pera. O sabi na natin na sa ibang bansa ka, pinagbigyan ka pala niya eh. Kumbaga, binigyan ka na niya ng konsiderasyon dahil nga nandiyan ka pala sa New Zealand. Dahil bawal mag-travel, papasok ng Pilipinas, pinagbigyan ka niya after lockdown. So, ayun na nga po yung ano, mga salobe ng mga rapper na kasamang nanalo ni Jirea, di ba po? Lahat naman sila parang kinokondena nila, di ba, yung ginawa ni Jirea. Kasi nga, totoong wrong move. Kasi yung title ng kanyang ano, ng kanyang ginawang video, na umiyak siya, yung title talaga, pag nabasa mo, hindi ko na makukuha yung aking premyo. Di ba po? Tapos kasunod yung ano niya na hindi na matutulungan yung bata. So may hidden agenda, merong nakatagong impormasyon o merong nakatagong secret na pahayag na tanging yung mga mapag-obserba lang ang makakaintindi. Di ba po? Kapag binasa mo, papasok agad sa isip mo, hindi na makukuha yung ano, yung premyo, at parang iniilit na or pinoporfit na at hindi na talaga makukuha. Di ba po? Na sa makatwid naman pala ay makukuha. Binigyan siya ng konsiderasyon. Kaya lang nga, hindi siya makakauwi eh. Bakit hindi niya naisip na sabihin na lang kay FLM na, boss, baka pwedeng yung nanay ko na lang ang kukuha, or yung tatay ko, kapatid ko, or kahit sinong representative, basta makakapagpatunay lang na meron siyang dalang certificate or yung pagkakakilanlan na siya ay ano, siya ang representative ni Jirea. Imposible namang wala siyang kamag-anak sa Maynila, tsak na meron, di ba po? Pwede namang gawin 'yun. Kunin yung kanyang ID, makipagtawagan siya, boss, ito yung kukuha ng pera, ito yung pinsan ko diyan sa Maynila.
papupuntahin ko dyan sa opisina mo, eto yung mukha. O, di ba napakadali lang nun? Ang pangalan niya ay ganito, meron siyang dalawang ID'ng dala. Di ba mga, alam niyo po, kung nakipag-communication lang talaga siya. Napakasimple lang, napakadali lang, hindi lalaki ng ganito kalaki. Hindi lalaki ng ganun kalaki ang kanyang problema na ang nangyari, alam mo yung nag-bounce back. Yung meron kang ibinatong bato, bumalik sa'yo. Diba? Sa'yo ang tama. Ako po, hindi ko po siya binabash. Wala akong nararamdaman sa kanya kahit anong galit or imis. Bagkus, humahanga pa ako sa kanyang intensyon. Dahil syempre, yung bata, diba? Hindi niya naman kaano-ano yun, pero tutulungan niya. Kaya sana maging aral to, hindi lang kay Jereya, sa lahat po ng tao na kung meron pong taong tutulong sa'yo, na ibibigay sa'yo yung kamay, huwag mo nang tangayin pati buong braso. Tama na yung kamay na lang ang binigay sa'yo, yung tinulong sa'yo. Di ba po? Kumbaga, makontento ka na lang kung sa ano yung makuha mo. Okay, nasabi ko na to. Ngayon, meron lang mga nagko-comment. Kaya ako po ito naisip din. Hindi ko po sinasabing ito yung nasa isip ni Jereya. Pero sinasabi ng mga nagko-comment sa aking channel na baka daw hindi nakukunin ni Jereya yung premium niya na 30,000 dahil parang nagtampo siya. Dahil sa halip na 50,000 yung maitutulong niya dun sa bata or 50,000 yung makukuha niya, naging 30,000 na lang dahil hinate. Doon sa sigaw lehitimo, nakuha ng sigaw lehitimo yung 25,000 at 30,000 sa kanya. Pero naging just lang naman si FLM dyan. Naging patas lang. Kasi nga naunang nag-upload ng video si Jereya bago yung contest. So isinali na rin siya ni FLM kahit na hindi naman talaga siya officially kasali dahil nga nauna na siya ng ilang araw bago pa lang nag-announce si FLM. So, kung ito yung pumapasok sa isip ni Jereya dahil hindi niya makukuha yung buong 50,000, eh talagang merong hindi maganda sa kanyang sa kanyang ugali, di ba po? Pero hindi pa natin 'to alam, hindi pa natin alam. Ito yung naisip lang ng mga subscribers ko, ng mga nag-comment sa aking upload tungkol din sa video kay Jereya. Kaya po, kung totoo nga na ito yung nasa kanyang isip, hindi maganda. Pero sana nga hindi naman, sana hindi naman. Kasi nakikita ko naman, mabait naman na tao si Jereya dahil hindi naman yan tutulong sa ibang tao kung hindi yan ay masama, di ba po? Parang si FLM. Tutulong ba yan sa mga maliliit na rapper at magpapakontest pa ba ng ganyan ng galing sa sarili niyang bulsa ang mapapanalunan, ang papremyo? Kung siya ay masamang tao, hindi, di ba po? Kaya sa mga nagsasabi dyan na ako'y madedemanda, kasamang makukulong ni FLM ay isa pong karangalan na kung pati ako ay masama sa kangkungan at makulong din, abay, okay lang po sa akin dahil ako'y pinagtatanggol ko lang ang kabutihan na nagagawa ng isang tao. Kung ako'y makukulong dahil po sa kabutihan, aba, hindi ko po yan uurungan. Hindi ko po yan tatakbuhan. Kaya dun sa mga nagsasabing makukulong ako dahil sa pinagtatanggol ko yung kabutihan ng isang tao, matakot din po kayo dahil baka pati kayo makulong din dahil kayo'y sinisiraan nyo yung kabutihan ng isang tao. Diba? Vice versa lang yan. Pero ako, hindi ako nananakot dyan na kayo makukulong. Maganda nga, mamuhay kayo ng mapayapat. Hindi kayo makulong eh, diba? Kasi kung yan ay pinagtalagang yung prinsipyo nyo, ay gusto nyo, gusto nyo talagang panindigan, nasa inyo yan. Hindi ko kayo inahangad na madapuli kayo ng batas. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo, manira kayo hanggang gusto nyo, pero pag dumating ang oras na kayo'y binalikan ng inyong mga ginagawa, pasensyahan na lang po, di ba po? Merong karma, digital lang karma. Ako, hindi ako natatakot na makarma kung ako naman ay kumakampi sa kabutihan. Yun lamang po at maraming salamat. Ito po ang ating shoutout. Shoutout kay Rose Aguirre. Shoutout sa'yo. Pinapa-shoutout niya yung kanyang channel. Kung may time po kayo, bisitahin niyo po ang kanyang channel. Rose Aguirre from Hong Kong. Yan. Tapos shoutout din po kay Trending All-in-One Collection. Lods, pa-shoutout po. Next bid nyo po, please. Okay, shoutout sa'yo, Trending Beads All-in-One Collection. Okay, shoutout din po kay Melski Mix Channel. Ayan. Shoutout din po kay Silvino J.R. Lobitos.
Yan, watching from Davao Occidental. Napakalayo. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Reynald Chavez. Yan, shoutout din po kay Mainheart Centino from West Bay, Qatar. Wow, layo. Mga taga Middle East dyan. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Pascual Cruz. Sabi niya, lumang video na to, Makmak. Lieutenant General na si Eliezer ngayon. Isang star pa lang siya dyan. Oh. Oo nga po. Lumang video nga po yan. Kaya nga po, noon pa man ay tumutulong na si FLM. Yan po yung gusto kong ipakita sa mga basher. Kasi kung noon pa man ay scammer na si FLM, dampot siya dyan, diba? Automatic. Bakit hindi nabudampot? Napakaraming pulis. Luma na nga po yung video na yan, kaya nga gusto ko nga ipakita sa inyo. Kasi hindi naman yan nalabas sa social media, hindi naman yan naipakalat sa social media, hindi rin yan napalabas sa TV. Diba po? Okay, shoutout kay Raquel Estacio, kay Jean Cap. Yan, shoutout po sa inyo. Jean Cap, kaya nga bakit kailangan nilang batikusin ang taong tumutulong? Yan. Bakit nga naman? Shoutout kay Rosemary Garcia. God bless you more, Sir Francis. You're a good person. Okay, shoutout po from Montalban, Rizal. Yan, kay Opelia Narvaez. Narvaez, yan. Shoutout po, Madam Opelia Narvaez. Okay, shoutout po kay Abraham Malaga. Shoutout from Kuwait. Mabuhay ka, Brad. FLM, isang bagsak. Long live. Yan. Okay. Junjun or Kia, nga nga mga naninira kay FLM. Eh, talaga pong nga naman talaga sila. Okay, shoutout kay Judel Callas. Thanks for sharing this video. Amazing. Okay, shoutout kay Warlito Solangon. Okay, iyak tawa mga inggitero kay FLM. Okay, shoutout po kay NJNXJXNX. Yan, hi Makmak from Alcobar, Al Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia. Yan. Shout out po sa inyo. Shout out din po kay Melicio Gimbatan, mabuhay ka FLM. Shout out din po kay Angela Austria. Yan, shout out po sa inyong lahat. Okay po, maraming salamat po. Yan po muna ang ating shoutout sa oras na ito. Kita-kits na lang po ulit tayo sa susunod na video at shoutout po sa lahat ng mga OFW sa buong mundo na talaga namang mga bagong bayani natin. Sila ang talagang mga kahanga-hanga ngayong panahon ng COVID-19 dahil sila ang bumubuhay. Isa sa mga bumubuhay ng ekonomiya ng bansa. Yan po, saka sa mga frontliners po, kay Tita Mary. Shoutout po sa inyo, sa mga registered nurse, sa lahat po ng mga nurse, doctors na nasa buong mundo natin, na mga kapwa natin Pilipino. Saludo po, saludo. Saludo po sa inyo, si FLM, pati na ako. Salamat po. Maraming salamat. What's up mga tropa peeps?